Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-in love. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ano nga ba ang pamantayan ng kagandahan? Maraming nagsasabi na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na kaanyuan, kundi sa kagandahan ng kalooban. Popoy at Esmin, ako si Mela, 32 years old. Mula bata pa lang ay naging tampulan na ako ng pambubuli ng dahil sa itsura ko. Hindi ako katulad ng ibang kababaihan na nabiyayaan ng kagandahan. Madalas akong tuksohin na mataba, negra, pango at may bibig na parang kinagat ng 10 langgam. Sa araw-araw ng buhay ko, yan ang lagi kong naririnig mula sa ibang tao. Naging malaking epekto sa akin ito habang lumalaki ako. Naging kakambal ko ang aking mga insecurities sa katawan. Popoy at Esmin, wala akong naging kaibigan nung nasa elementary at high school. Pero nang mag-college ako, ay nakilala ko ang best friend ko na si Yana. Siya rin ang naging tagapagtanggol ko kapag ka nabubuli ako. Kaya masasabi ko na blessed pa rin ako dahil nakahanap ako ng isang totoong kaibigan sa katauhan ni Yana. Popoy at Esmin, pagka-graduate ko ng college ay nag-decide ako na magparetoke dahil sa kagustuhan ko na magsimula ulit ng panibago. Nagparetoke ako ng ilong, ng eyelids, nagpabawas ako ng aking baba at nagpa-liposuction. Lahat yon ay isa-isa kong pinag-ipunan saka ipinagawa sa loob ng ilang mga taon. Naging maayos naman ang naging resulta at nakatulong naman para bumalik ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Nagkaroon din ako ng maraming maniligaw at doon ko nga nakilala si Eric. Sa pagkakataon na yon ay hinayaan ko ang sarili kong magmahal at mahalin. Naging maayos naman ang umpisa ng relasyon namin, pero nung nalaman niya ang aking nakaraan ay hiniwalayan niya ako. Sobra akong nasaktan noong mga panahon na yon. Akala ko kapag ka maganda na ako ay tuluyan na akong magiging masaya, pero hindi pa rin pala. Happy birthday, Anna! Hello! Uy, thank you! Kanina pa kita hinihintay eh. Akala ko hindi ka na naman makakapunta. Baka ba? Siyempre pupunta ako, no? Hindi ko pwedeng mamiss yung birthday ng best friend ko. Buti naman at naisip mo yan. Ilang beses mo na kasi akong pinapaasa sa mga lakad natin, parati ka na lang hindi pwede. Magtatampo na talaga ako sa'yo kapag hindi ka pa rin pumunta sa birthday ko ngayon. Eh, ang dami ko pa kasing tinapo sa office. Saka alam mo naman, di ba? Hindi pa ako ready makipagkita sa ibang tao at kaibigan natin kasi dahil sa pagpaparetoke ko. Naku, Mela. Huwag mo intindihin yung sasabihin ng ibang tao. Wala silang pake kung ano man ang gusto mong gawin. Hindi mo naman ginagawa lahat yan para sa kanila, kundi para sa'yo. Kung saan ka sasaya at kung makakadagdag sa kumpiyansa sa sarili mo, di ba? Di go! Sabagay, tama ka dyan. Kaya next time na hindi ka na naman sumipot sa mga lakad natin, kalimutan mo na ang 8 years natin pagkakaibigan. Grabe, kalimutan na agad-agad. Ay, oo nga pala. Ito pala yung gift ko sa'yo. Saka, nasaan na pala yung boyfriend mo? Wala pa rin ba? Thank you sa gift, ha. Ah! Doon ata sa labas, nag-iyosi kasama ng mga kaibigan niya. Mela, ipapakilala na kita sa friend ni Carla. Sigurado ko na matataypan mo yun. Yana, diba sinabi ko naman sa'yo na hindi ako interesado na makapagkilala sa iba? Alam mo naman na kakagaling ko pa lang sa breakup po. Nasa stage pa ako ng pag-move on eh. Kaya nga kita ipapakilala sa iba, diba? Para mas mapabilis ang pag-move on mo. Eh sa tingin mo ba na kapag may nakilala akong ibang lalaki, makaka-move on na ako? Hindi rin naman eh. Saka kapag nalaman niya na nagparitoke lang ako, iiwan din ako noon. Kaya wag na, Yana. Huwag ka mag-alala. Hindi siya katulad ng ex mo. Mabait yun. Tsaka sobrang kwapo. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Kahit kahuwig pa yan ni Piolo Pascual o ni Zanjo Marudo, hindi ako magiging interesado. Saka ayaw ko sa mga gwapo, no? Wow! Hi, Mela. Long time no see, ah. Oh, babe! Hi, babe. Kung makakiss naman kayo dyan, parang ang tagal niyong hindi nakita. Ingit ka lang, no? Ako? Inggit? Hindi, no? Kaya talagang dalawa. Anyway, Mela, buti nakapunta ka sa party ni Yana. Hindi pwedeng hindi ako pumunta. Alam mo namang yan si Yana, di ba? Nakakatakot kapag naghahali. Sabagay, tama ka. Oy, pinagtutulungan nyo na naman ako, ah. Anyway, nasa na pala yung kaibigan mo? Si Jacob? Ayun, palapit na sa atin. Ayun na. Jacob! Nandito kami! Happy birthday, Yana. Thank you. Hindi kita nabati nung pagdating ko, eh. Hindi kasi kita maistorbo. May kausap ka kasi kanina. Ay, wala yun, Jacob. Buti naman nakapunta ka ngayon. Ay, o nga pala. Meet my best friend, Mela. Hi, Mela.
Hi, Jacob. Oh, parang nauutal ka dyan. Ha? Tama ko, noong gwapo niya. Siya yung sinasabi kong friend ni Carl. Sakto lang. Hindi naman siya ganun kagwapo. Yan, natigilan mo na nga ako, ha? Hindi talaga ako interesado, eh. Hindi talaga. Mela, have we met before? Kasi parang familiar yung mukha and name mo, eh. Ha? Teka. Oh, wait, hindi ko alam, pero parang kilala kita. Pre, hindi mo na kailangan bumanat ng ganyan. May style ka pa, eh. Wala ka talaga, Carl. Hindi, familiar kasi siya sa akin. Teka, parang ikaw rin, eh. Saan ka nag-aral nung elementary? Sa International Learning School. Ako rin, doon ako nag-elementary. Okay. Mela, right? Carmela. Rodriguez, diba? Yes, diba? Ako nga yun. Grabe, Jacob Santos? Oh, magkakilala na pala kayo? Oo, kilala ko siya dahil siya yung kinukwento ko sa'yo na nambubuli sa akin noong elementary. Yung nagsasabi sa'yo dati na yung ilong mata at katawan mo parang pambaboy? Oo, siya nga, siya yun. Small world, ah. Wow, you look different. Ang layo na sa Carmela noong elementary, ah, yung ilong mo. Laki ng in-improve, tumangos. Salamat sa pambubuli mo noon, ha? At dahil doon, nagpursigi ako na mag-ayos ng sarili. At saka naalala ko rin habang nakaupo ako sa cafeteria, binuhusan mo ako ng soft drinks. What? Nagawa mo yun, Mela? Eh, kasi naman gumante lang ako sa ginawa niya sa akin, no? Paano kasi? Dinigatan niya ako ng papel sa likod ko na may drawing ng mukha ng baboy at nakalagay pa yung pangalan ko. Tatanda ko yun. Hindi ko makakalimutan yun, ha? Dahil mula noon, yun ang tawag sa akin ng iba ko pang classmate. Mukhang kilalang-kilala nyo na palang isa't isa, eh. Oh! Wow, easy! Kalimutan nyo na yung nangyari nung elementary. Matagal na panahon na yun, okay? Never ko makakalimutan lahat ng pabubuli sa akin na lalaking yan. Ako rin, oh. Ang dami mo rin naging atraso sa akin nun. Dahil sa'yo, na-guidance ako. At imbis na bibilihan sana ako ng magulang ko ng sapatos, hindi na tuloy dahil sa'yo. Buti nga sa'yo. Oo. Alam nyo, para kayo mga bata dyan. Tigilan nyo na nga yan. Mga 15 years na nakakalipas mula noon. Oo nga, kalimutan nyo na yun, no? Tagal-tagal na yun, eh. Nakaalis na nga dito. Naalibadbaran ako. Pero teka, birthday ng best friend ko to, eh. Bakit ako aalis? Ikaw dapat ang umalis. Teka, bakit ako nga aalis? Inimbitahan ako ng boyfriend ng birthday celebrant. Mas matagal ko na silang kakilala kaysa sa'yo, kaya ikaw ang umalis. Ano mo, kahit ano pang sabihin mo, hindi ako aalis. Hindi naman ikaw ang nagpapunta sa akin dito. Oh, teka nga lang. Tigilan nyo na nga yan. Walang aalis, okay? Carl, ilayo mo na nga lang yung si Jacob dito kay Mela. Kasi hindi titigil yung dalawa sa bangayan, eh. Naku! Tama yun na nga lang. Sige, doon na lang kami. Tara na, mare. Ay, naku. Buti naman, nalayo mo na sa akin yan. Mela, okay, fine. Titigil na. Popoy at Esmin, hinding-hindi ko makakalimutan si Jacob. Dahil kasi sa kanya ay naging miserable ang buhay ko noong nasa elementary pa lamang ako. Araw-araw ay palagi niya akong inaasar at nilalait. At malaki ang naging epekto sa akin noon dahil mas bumaba palalo ang kumpiyansa ko sa sarili ko. May mga araw na maski ang sarili ko ay hindi ko maatim na tingnan sa salamin. Punong-puno ako ng insecurities mula noong bata. Pa lamang ako at dahilan yon para lumayo ako sa ibang tao at mas pinipili ko na mag-isa na lang. Popoy at Esmin, masasabi ko na si Jacob ang isa sa mga naging dahilan kung bakit ako nagpasya na mag-ayos ng sarili at magparitoke. Kaya nung nagkita kami muli ay bumalikan lahat ng mga memories ko nung elementary at ganun din ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Uyana! Ano bang meron? Lagi mo tinitingnan niya cellphone mo. Ah, wala. Anong wala? Alam mo, kilalang kilala kita, eh. May problema ba, ha? Nag-away ba kayo ni Carl? Wala akong problema, tsaka okay na okay kami ni Carl. Okay. Eh, kanina ka pa kasi hindi mapakali dyan, eh. Hi, babe! Sorry, na-late kami ni Jacob, ha? Sobrang traffic kasi. Bakit andito yan? In-invite ako ni na Carl at Yana na mag-dinner. Oh, babe, hindi mo sinabi kay Mela na kasama natin si Jacob mag-dinner? Hindi ko sinabi sa kanya kasi panigurado hindi sasama si Mela. Ay nako, kaya pala kanina ka pa hindi mapakali dyan, ha? Alam nyo, aalis na nga lang ako. Mukhang ayaw naman ako kasama ng isa dyan. Buti naman alam mo. Tama na nga, Mela. No, Jacob. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Pare, upo na tayo. Pwede bang pakialis naman yung bag para naman makaupo kami? Humanap ko na ibang upuan. Kailan pa pinapaupo yung bag? Ngayon, gusto ko ilagay yung bag ko dyan, eh. Bakit ba may problema ka dun? Mela, ialis mo na kasi yung bag mo dyan. Ayoko. Saka ayoko nga siya makatabi, diba? Baka lalo ako mawala ng ganang kumain. Oh, Jacob,
Ito, dito ka na lang umupo. Thanks, Carl. Narinig ko yun. Mas lalo naman ayaw kitang makatabi, no? Feeling mo naman gusto kitang tabi. Kakaloka kayong dalawa. Yung totoo, daig nyo pa yung mga nasa elementary kung mag-away. Hindi ba pwedeng kalimutan nyo na lang kung ano may nangyari dati? True. Tatandaan nyo na para pag-awayan pa yung mga nangyari sa inyo nung elementary. Eh, okay, fine. Carl, Yana, I'm sorry. Hindi ko lang kasi mapigilan yung sarili ko, eh. Ikaw, Mela, anong sasabihin mo? Wala. Mela! Ay, okay, okay. I'm sorry. Alam mo, hindi mo kailangan mag-sorry kung labas sa ilong mo. Ay, hindi ko na kaya tong dalawa na to. Babe, labas muna ako ha. Parang na-stress ako bigla eh. Alam mo, sasama ako sa'yo. Guys, mauna na kayong umorder ha? Sana muna kayo. Okay. Uy, sama ko. No, dyan ka lang. Babalik din kami agad. Okay. may dumi ba sa mukha ko ha? Wala. Eh, bakit mo ko tinitignan? Laki ng pinagbago mo, no? Ang ganda-ganda mo at ang payat mo na. Gano'n nagastos mo? Gusto mo ba ng away ulit, ha? Bakit hindi mo subukan itikom yung bibig mo? Pwede ba, ha? Di, pero kasi hindi ko akalain na magiging ganyang kakaganda, eh. Nagsisisi ka ba ngayon sa pamubuli mo sa akin noon, ha? So dahil din ba sa akin, kaya ka nagpa siya na magparitoke? I'm sorry sa mga pang-aasar ko sa'yo noon. Totoo ba to? Nagsusorry si Jacob Santos? Himala, ah. Oo, pero alam mo, okay lang naman itsura mo dati. Ang kailangan mo lang gawin noon, ngumiti. Para kasing lagi kang galit sa mundo. So, anong gusto mong sabihin? Na hindi dapat magparitoke? Isa ka ba sa mga taong against sa pagpaparitoke, ha? Hindi naman sa ganun. Alam mo, baka mag-away pa tayo, eh. Siguro may boyfriend ka na. Wala. Talaga, sa ganda mo ngayon, wala ka pang boyfriend? Ano naman sa'yo ngayon? Nagkaroon naman ako ng boyfriend, pero kaka-break lang namin. Bakit naman? Eh, alam mo, hindi tayo magkaibigan eh, kaya hindi ako dapat magkwento sa'yo. Oh, at ka tumatawa dyan. Alam mo, nagbago yung itsura mo, pero gaya ng dati, ang sungit mo pa rin. Ano naman ngayon? Ako, mag-order na nga lang. Mela, seryoso ako. Kumanda ka ngayon. Pero... Pero ano? Pero sana mabawasan yung pagkasungit mo. Alam mo, kung hindi ka talaga titigil sa pang-aasar ha, naku, nakapag-order na nga lang tayo. Okay. Popoy at Asmin, para kaming aso't pusang dalawa ni Jacob. Sumasakit na ang ulo ni Nayana at Carl dahil sa matinding pagtatalo naming dalawa. Pinag-aawayan namin ultimo maliliit na bagay gaya ng sinong maunang lumabas ng pinto sa restaurant o kahit yung madikit lang kami sa isa't isa. Ang iinit agad ng ulo namin. Hindi ko alam pero siguro may mga itinadhana talaga sa atin na magiging kaaway natin habang buhay. Talagang naiirita ako sa tuwing nakikita ko si Jacob, Popoy at Asmin dahil naalala ko ang mga pinaggagawa niya sa akin dati. Pero kahit na ganoon na naiirita ako sa kanya ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. O di kaya kapag ka sinasabihan niya akong maganda ako. Hindi ko naman maitatanggi na mas lalong gumwapo si Jacob. Matangkad, maputi at medyo chinito kasi siya. Pero hindi ko na lang inintindi ang nararamdaman ko dahil mas matimbang pa rin ang galit na nararamdaman ko para kay Jacob. Hot mocha for Mela! Thank you. Thank you, ma'am. Uy! Aray! Natapon pa yung kape sa damit ko. Ang init. Sorry, miss. Hindi ko sinasabi. It's okay. Jacob? Mela, ikaw pala yan. Ikaw na naman. Bakit nandito ka? Ano ba, sinusundan mo ba ako? Oh, wait. Ba't kita susundan? Aba, malay ko. Baka mamaya stalker na pala kita. Excuse me, hindi mo ako stalker. Kaya huwag kang feeling. Whatever. Ang ganda-ganda na ng araw ko, pero nasira na naman dahil nandito ka. Papunan pa yung damit ko ng kape dahil sa'yo. Hindi ko naman sinasadya. Ano to? Issue agad? Teka lang. Teka, ano ba? Ako na magpupunas. Ang makialam. Ano ba? Tinutulungan na nga kita eh. Ako na, please. Pinaman mo yung kanga sa akin. Nakakairita. Welcome, sir and ma'am, at Ira's Coffee Shop. Eric, ako. Hindi niya ako pwedeng makita. Uy, ba yung ginagawa mo? Malis ka nga sa harapan ko. Kakasabi mo lang na lumayo ako, pero ikaw naman itong lumalapit. Eh, basta, harangan mo na lang ako. Ano ba kasi yun? Sino ba yung tinataguan mo? Yung lalaking kakapasok lang. Saan? Ah, yun. Huwag mo nang tignan. Baka mahalata ka pa eh. Sino ba yun? Ex ko. Ka nagtatago dyan. Ex mo lang pala yun. Iyan na nga, di ba? Ex ko. Ang dami mo naman tanong. Basta harangan mo na lang ako. Kasi naman eh. Bakit ngayon pa? Oh, Jacob, saka pupunta? Ikaw, ba't pa ba kinatak? Saan pa ba? Edi sa ex mo. Huwag naman oh. Please, Jacob. Bitawan mo ko. Makikita pa ako ni Eric eh. Halika na. Mela? Eric? Kamusta ka na? Okay. Okay lang naman ako. Ikaw? Okay naman din. Sino pala yung kasama mo? Yung nasa counter? Ah, si Sandy, girlfriend ko. Ah, girlfriend. As in, jowa, ganon. Oo, ganon. Girlfriend ko. Babe, sino siya? Babe?
Uy, babe, bitaw mo nga ako. Kapag hindi mo ko binitawan ngayon, magkakaroon ng black eye ang mata mo. Babe, babe, kadyang katiri ka. Sakyan mo na lang. Hi, I'm Jacob, Mela's boyfriend. Hello, I'm Eric. Di mo nasabi na may boyfriend ka na pala, Mela. Oo, meron na. Good for you. So, paano Eric? Mauna na kami ha. May pupuntahan lang kami ng babe ko. Nice to meet you. Oh, sige, ingat kayo. Nice meeting you din. Bye. Bilisan mo na maglakad. Yung ka na. Ay, bitawa na nga ako. Bakit mo umiiyak? Nakakainis kasi. Ang dali niya makahanap ng iba. Wala pa nga 3 buwan mula na nagkahiwalay kami. Tapos ngayon may pinalit na siya kaagad sa akin. Siya yung ex ko na nakipag-break sa akin nung malaman niyang pangit ako dati dahil nagparito kay ako. Okay, so siya pala yun. Gusto mo balikan ko siya para sa pakin ko? Dapat sinabi mo kaagad kanina para nasapak ko na yung walang hiyang yun, di ba? Na, salamat na lang kanina. Siguro kung wala ka dun, mukha akong tanga sa harap niya. Di pa kasi ako ready na makita siya eh. Hindi kasi talaga naging okay yung breakup namin. Mo okay lang yun. Nako, ya mo na yung ex mo. Maganda ka naman eh, marami pang iba dyan na mas mamahalin na tatanggapin ka kaysa dyan sa ex mo. Maganda nga, peke naman. Hindi totoo, hindi natural. Sino ba naman magkakagusto sa ganun, di ba? Sino ba magkakagusto sa tulad ko? Alam mo, hindi naman lahat ng tao sa physical lang tumitingin. At saka sa... So what? Kung nagparito okay ka, di ba? Ang importante, wala kang sinakta na ibang tao at maganda ang kalooban mo. Wait, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi lang kasi ako sanay na ganyan, Kay. Yung seryosong Jacob? Ganito? Hmm? Oo, yung Jacob na hindi na nga asal. Alam mo, ginudge mo lang kasi ako kagad. May serious side din naman ako. Ako pa talaga yung nan-judge, ha? Pagkatapos ng mga pambubuli mo sa akin noon. Di, kasi ang sarap mo lang din kasing asarin. Kapag busit ka na, lumalaki yung butas ng ilong mo. Ewan ko sa'yo. Sa ka na naman mga asari. Oo, ba? Joke lang naman yun. Alam mo, ikaw, mainitin talaga ulo mo, no? Eh, ikaw kasi. Ang malis lang nga tayo dito. Baka masalubong pa natin yung ex ko na yun. Sige na, halika na. Popoy at Esmin, nang makita ko si Eric, ay bumalik ang lahat ng sakit mula nang nag-break kami. Mas lalo pang nadurog ang puso ko nung nakita ko siya na may kasamang ibang babae. Pero buti na lang ay nandun si Jacob at hindi naman ako naging mukhang tanga sa harapan ng ex ko. Popoy at Esmin, yun ang unang beses na hindi kami nagtalo ni Jacob. At doon ko rin naisip na mabait din pala siya. Bukod sa ugali niyang mapangasar. Na mga oras na yon ay unti-unting nawawala na ang galit ko kay Jacob at naging interesado ako na mas makilala pa siya ng lubusan. Popoy at Esmin, masasabi ko na kahit sobra akong nasakta noon ay umaasa pa rin ako na isang araw ay may isang taong darating sa buhay ko na magpapaalis ng takot ko na magmahal muli. Yung kayang tanggapin kung anuman ang naging nakaraan ko, yung kaya akong mahalin at tanggapin kung sino man ako. Hashtag Dear MOR Picon. Popoy at Esmin, naging madalas ang paglabas-labas namin ni Jacob after kong makita ang ex-boyfriend ko. May mga bangayan pa rin kami pero masasabi kong naging close na rin kami. Nasasabi ko sa kanyang lahat ng mga nararamdaman ko tungkol sa ex kong si Eric at naikikwento ko na rin sa kanya tungkol o nagkikwento na rin siya tungkol sa buhay niya. Nakakatuwang isipin na ang dating mortal na magkaaway ngayon ay naging magkaibigan. Popoy at Esmin, natuwa naman ako dahil naging magkaibigan na kami ni Jacob at masasabi kong palagi akong napapasaya niya. Oh, kanina pa ako nagkukwento ng tukol sa akin, ha? Ikaw na nga magkwento. Ha? Anong kikwento ko? Saka mas nag-i-enjoy ako na makinig sa mga kwento mo. Eh, basta kahit ano na naikwento mo. Kung ano yung gusto mong ikwento. Sige, ganito na lang. Magtanong ka na lang tapos sasagutin ko. Ganun na lang. Okay. Sige. Kaya maganda maitanong. Ito. Bakit wala ka pang girlfriend? Hindi kasi nag-work yung last relationship ko eh. Yan. Gaano kayo katagal ng ex mo na yun? 7 years. Huh? Grabe, ang tagal niyo pala. Anong reason kung bakit hindi nag-work yung relasyon niyo? Pwede bang pass muna? Ayoko kasi magkwento ng tungkol sa ex ko. Ay, ang daya mo. Magkwento ka na. Bawal mag-pass, bawal. Huwag na, pass nga eh. Bakit nga ayaw mo magkwento? Siguro, no? Hindi ka pa move on doon sa ex mo, no? Hindi naman.
Pero ayoko lang kasing ungkatin yung nakaraan. Daya mo naman eh. Ako, alam mo na lahat ang tukol sa ex ko. Ikaw, yan na nga lang yung isi-share mo eh. Eh, para kasi sa akin, hindi mo naman kailangan balikan yung nakaraan na. Diba? Eh, ewan ko sa'yo, daya mo. Nyari, bit na tahimik ka dyan. Eh, kasi feeling ko, may nararamdaman ka pa para sa ex mo, kaya ayaw mo magkwento sa akin. Wala na ako nararamdaman sa ex ko. Okay, fine. Okay? Sige. Kwento na nga ako. Yan, game. Kwento na. Okay, sa 7th year anniversary namin ni Bianca, sinurprise ko siya. Inimbitahan ko lahat ng mga mahalagang tao sa amin. Dumating naman siya sa lugar na sinabi ko, tapos nagpropose ako sa kanya. Wow! Talaga? Grabe, hindi ko alam na may romantic side ka pala ha. Tapos, ano na nangyari? Well, expected ko ng mga panahon na yun, kapag nagpropose ako sa kanya, mag-yes siya. But she said no. Ha? Teka. Bakit ang no? Kasi hindi pa daw siya ready mag-asawa. Marami pa raw siyang gustong gawin sa buhay niya. Grabe, sakit naman no. Tinanggihan ka niya? Yung proposal mo sa harap ng pamilya niyo? Sinabi mo pa. Sobrang nasaktan nga ako nun eh. Sinabi ko naman sa kanya na magagawa pa rin naman niya yung mga gusto niya kahit na kasal na kami. Pero wala eh, ayaw talaga niya eh. Dahil ayaw pa daw niya madagdagan yung iintindihin niya at responsibilidad niya. Tapos ilang days na lumipas after ako mag-propose, nalaman ko nag-apply pala siya ng trabaho sa ibang bansa. Hindi ko alam ang tungkol dun. Sinikreto niya sa akin yung application niya sa Dubai. Grabe. Eh bakit hindi niya sinabi sa'yo? Kasi alam niya na hindi ako papayag at pipigilan ko lang siya. Well, masakit sa akin. Kasi sama ko siya sa lahat ng pangarap ko sa buhay. Pero siya pala hindi. Puro pansarili lang pala niya yung iniisip niya. Grabe. Eh, natuloy ba siyang umalis? Yep, natuloy siyang umalis. Umalis siya at hindi ko alam kung kami pa ba or hindi na. Ano? Teka, parang hirap naman nun ha? I know. Hindi mo alam kung mag-move on ka na ba o aantayin mo siya. Hindi na talaga ako yung nagkausap man lang mula nung umalis siya, ganun? Hindi na. Grabe, ang sakit naman ang pinagdaanan mo. Oh well, ganun talaga. Pero ngayon okay na ako. Masasabi ko naman na naka-move on na ako eh. Sure ka na ba talaga na moved on ka na? Oo naman, naka-move on na ako. Kaya tama na tong drama na to. Hindi na natin napapansin yung oras, ginabi na tayo dito. Ay, diba? Oo nga. Wow, ang lalim ng buntong hininga na yun. Nalungkot lang kasi ako sa nangyari sa'yo dati. Alam mo kung sa akin mangyari yun? Ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero ikaw, nakaya mo pa rin makasurvive? Kasi, kailangan makasurvive. At kailangan na rin na kalimutan yung mga masamang nangyari sa nakaraan at mag-focus sa present. Lahat tayo deserve maging masaya. Kung patuloy natin babalikan ang mga nangyari sa nakaraan, hindi tayo magiging masaya. At makaka-apekto lang yun sa kasalukuyan natin. In fairness, tama ka dyan. Mena, thank you sa pakikinig ha. Wala yun. Kahit apilitan ka lang na magkwento sa akin. Hindi naman, pero salamat talaga na appreciate ko. Popoy Tasmin, pagkatapos na magkwento ni Jacob, ay ipinakita niya sa akin ang litrato ng ex-girlfriend niya. Napakaganda ni Bianca at mala-artista at mala-model ang datingan niya. Masasabi ko na bagay silang dalawa, kaya hindi ko maikumpara ang sarili ko sa ex niya. Nakaramdam ako ng pagsiselos at pagka-insecure. Sumagi nga sa isipan ko na kung kasing ganda ba ako ng ex niya, ay may chance kaya na magustuhan din ako ni Jacob. Popoy at Jasmine, hindi ko na lang pinansin ang naramdaman ko dahil alam ko naman na imposible na maging kami. At kahit kailan ay hindi niya ako magugustuhan. Pero kahit pa ganoon, sa bawat araw na lumilipas ay mas nagiging close pa kami at halos araw-araw na nga kami na magkasama ni Jacob. Hello Mela, nasan ka? Nandito ako sa mall. Bakit? May papabili lang sana ako dyan. Kung okay lang naman sa'yo. Sure, sige. Bibilhan kita. Text mo na lang sa akin kung ano ha para hindi ko lang makalimutan. Okay, ito-text ko. Thanks Mela. Lakas ko talaga sa'yo. Ikaw pa ba? Sige na. Bababa ko na to ha. Okay, thanks a lot, Bessie. See you later. Bye. Saan kaya yung shop na yun? Parang si Jacob yun ah. Ano mong ginagawa niya dito sa mall? Sabi niya sa akin kanina pupunta siya ng Bulacan ngayon. Ay, malapitan na nga lang. Sino naman yung babaeng kasama niya? Baka pa talaga siya ha? Ba yun? Ex niya? Eh, kalis na nga bago niya. Bako makita. Nakita ko umiiyak. Tapos, bakit parang bigla sumakit yung dibdib ko nung nakita ko sila magkasama? Ano naman sa akin ngayon kung magkabalikan sila ni Jacob? Ex niya. Teka lang! Oh, Mela, pasok ka!
Bakit ganyan ang itsura mo? Namumutla ka tsaka... Umiyak ka ba? Namumugto rin ang mata mo. Ano nangyari? Yana. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Mela. Si Jacob. Ano si Jacob? Bakit anong meron kay Jacob? Anong ginawa niya sa'yo? Nag-asara na naman ba kayo kaya ka ganyan, ha? Hindi. Nakita ko kasi siya kanina nakasama yung ex niya eh. Yung Bianca. Oh, ano naman kung nakita mo sila na magkasama? Bakit todo iyak ka dyan? Teka, Mela, huwag mong sabihin na. Oo na. Gusto ko siya. Gusto ko na si Jacob. Oh my God. Kailan pa nangyari yan? Kailan mo nalaman na gusto mo na siya? Alam ba niya na gusto mo na siya? Siyempre, hindi niya alam. Saka ngayon ko nga lang na-realize na may gusto na pala ako sa kanya nung nakita kong kasama niya yung ex niya eh. Ano? Masakit-sakit. Para sasabog yung dibdib ko kanina sa sakit. Mali mo naman, hindi sila nagkabalikan. Na-misinterpret mo lang, ganun. Hindi, kitang-kita nung dalawang mata ko. Magkahawak pa sila ng kamay, tapos inakap pa siya ni Jacob. Inakap niya na mahigpit yung babae. Eh, problema nga yan kung nagkabalikan sila. Ngayon pa na gusto mo na si Jacob. Technically, hindi pa nga niya ex yun eh. Kasi hindi naman sila official na nag-break noon. Matagal na silang wala kahit wala man silang official breakup noon. Huwag kang praning dyan. Kasi, nakita ko kasi silang magkaakap kanina. Oo, tapos? Yun lang. Yun lang, tapos nag-assume ka na nagkabalikan sila. Dahil nakita mo lang sila magkaakap. Pero, ramdam ko na kasi na sila ulit eh. Ay, naku naman, Maria. So, ano nung plano mong gawin yan? Wala, ewan. Siguro iwasan ko na lang siya. Pero kung ako sa'yo, alam mo, siguruhin mo muna kung nagkabalikan talaga sila. Baka nagdadrama ka dyan tapos hindi naman pala. Ayoko nang malaman. Sus! Dapat pala kasi hindi ko nalang hinayaan yung sarili kong magustuhan siya. Hindi naman kasi tama na magustuhan ko si Jacob. Kumela, hindi mo naman kayang turuan yung puso mo na hindi ma-inlove. Tsaka pag nalaman mo na mahal mo na pala yung isang tao, huli na. Dahil sobrang inlove ka na dun sa tao na yun. Tsaka paano hindi tama? Single siya, single ka. Tapos tanggap niya nakaraan mo kahit nagparetoke ka. Tanggap mo rin kung anong nakaraan niya. Tsaka feeling ko naman gusto ka rin ni Jacob eh. Yana, ito nakikita mo sa harapan mo. Isang peking Mela lang to. Peke yung ilong, bibig, saka mata. Paano ko magugustuhan ni Jacob, ha? Nakita mo lang yung ex niya kanina, sobrang ganda, sobrang natural. Akala ko dati kapag umayos yung itsura ko, kapag gumanda ako, magiging okay yung lahat eh. Pero hindi. Hindi pa rin ako masaya. Mas naging komplikado pa nga yung sitwasyon eh. Hindi ko na rin alam kung sino ba talaga ako. Tingin mo ba, Yana, may tao pa kayang magmamahal sa akin? Alam mo, wala namang problema kung nagpaayos ka o nagparetoke. Ang problema lang, nagpapatalo ka sa tumatakbo sa isip mo at sa mga insecurities mo. Huwag mong iisipin na fake ka. Ikaw pa rin yan, Mela. Totoo ka pa rin. Kaya huwag mong i-down ng sarili mo. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Huwag kang magpa-apekto sa mga taong mapanghusga at sa mga dinidikta nila na dapat mong gawin. Salamat, Yana. Hindi ko alam yung gagawin ko kapag wala ka. At ang ipapayo ko pa sa'yo, siguruhin mo muna kung tama yung iniisip mo na nagkabalikan sila. Huwag ka basta mag-assume. Hindi na. Baka kapag nakumpirma ko pa na sila na ulit, mas masaktan lang ako. Ay, naku. Sige na, bahala ka na, Mela. Matanda ka na. Alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Popoy at Esmin, gusto ko na nga si Jacob. Noong mga oras na nakita ko siya na yakap-yakap ang ex-girlfriend niya ay sobra akong nasaktan. Alam ko na wala naman akong laban kay Bianca. Bukod sa napakaganda ay napakahaba na rin ang pinagsamahan nila ni Jacob. Mula nga ng araw na yon ay iniwasan ko na rin siya. Hindi ko kasi makaya kapag nakaharap ko ulit si Jacob. Baka mahalata na niya na nasasaktan ako sa naging balikan nila ni Bianca. Naisip ko rin na yun na ang dapat kong gawin. Para tuluyan ko nang makalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero kahit na ano pa ang gawin kong pag-iwas sa kanya, ang tadhana talaga ang gumagawa ng paraan. Mela! Ay! Ang liit mo pero ang bilis mo maglakad. Ano ba yan? Ano pang ginagawa mo dito? Kung pumunta ka dito para mang-asar lang, wala akong panahon dyan ngayon. Di gusto sana kita makausap eh. Saka na tayo mag-usap, may lakad pa ako. Mela, ano ba? Iniiwasan mo ba ako? Ay,
Bakit ako tayo iiwasan? Sakto lang talaga na may pupuntahan ako kaya hindi ako pwede ngayon. Hindi, pansin ko rin kasi hindi mo na nire-replyan yung mga text ko sa'yo tapos hindi mo rin sinasagot yung tawag ko. Tapos nag-message din ako sa messenger. Sinin mo lang. Hindi ka man lang nag-reply. Busy lang ako kaya hindi ako nakakapag-reply. Mela, aminin mo ha? May problema ba tayong dalawa? Ano? Bakit naman tayo magkakaproblema? Pwede ba sabihin mo na sa akin kung ano ba yun? Kasi hindi ko naman kayang basahin yung nasa utak mo eh. Alam mo, bakit hindi na lang si Bianca yung kulitin mo? Total naman, di ba? Nagkabalikan na kayo, di ba? Ha? Ano sinasabi mo? Di ba nagkabalikan na kayo ni Bianca? Hindi, ano ba? Saan ba galing yan? Ay nako, nakita ko kasi kayo sa mall at magkaakap pa kayo. May friends ba na ganun lang, na magkaakap? Sobrang higpit pa nga ng pag-aakap mo. Nino? Bakit ka tumatawa dyan? May nakakatawa ba ha? Ano ba? Alam mo, nakakairita yung tawa mo eh. Pahala ka nga dyan. Hindi, nakakatawa ka kasi. Hindi, pero seryoso ako. Alam mo, hindi kami nagkabalikan ni Bianca. Hindi. Bakit magkaakap kayo? Umuwi siya dito sa Pinas para ayusin yung kasal niya. Tapos nakipagkita siya sa akin para ayusin yung sa amin. Closure. Ganun. Talaga ba? Nagsasabi ka ng totoo? Malamang, oo. Totoo yun. Alam mo, parang naku-curious ako sa'yo eh. Bakit ganyan yung reaction mo, ha? Wala. Bakit mo ako iniiwasan? Iniiwasan kita. Kasi baka nga magselos si Bianca. Iakala ko nga, di ba, kayo na. Yun ba talaga yung dahilan? Oo, yun lang. Tama na nga. Huwag ka na nga mangulit dyan. Alam mo, hindi kasi ako naniniwala sa'yo eh. Siguro nagsiselos ka. Ay, hindi no. Feeling mo naman. Isa! Salata naman sa mukha mo eh. Bakit ka nagsiselos, ha? Ano ba yan? Selos siya. Lumayo ka nga sa'kin. Ang lapit na mukha mo sa mukha ko. Aminin mo na kasi. Wala naman akong dapat aminin, no? Ano ba? Lumayo ka nga. Layo. Alam mo, hindi kita titigilan at di ka umaamin sa akin. Okay, fine. Yun eh. Sige na, nagsiselos nga ako. See? Nagsiselos ako kasi gusto na kita. Ay, nung nakita ko kayo na ex mo, yun ko ba, nasaktan ako. Kala ko kasi, nagkabalikan na kayo eh. O, ayan na, ha? Masaya ka na. Paano ako sira dito? Mela, hindi ka mukhang sira kasi gusto rin kita. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka kaya mo lang yan sinasabi kasi inamin ko sa'yo na gusto kita. Ayaw mo lang ako masaktan. Oo, totoo yung sinabi ko. Gusto kita, matagal na. Actually, gusto kita no, elementary pa. Kung gusto mo ako, eh bakit sagad sa buto yung pambubuli mo sa akin noon? Kasi gusto ko mapansin mo ako. Wow ha? Gusto mo mapansin kita, pero nasasaktan mo naman ako sa mga pangakasar mo dati. Alam mo, hindi ko naman kasi gustong saktan ka. Siyempre, mga bata pa tayo noon. Alam mo yun, hindi ko pa alam kung paano i-express yung nararamdaman ko sa'yo. Kaya inaasar na lang kita. Kaling ha? Effective naman kasi hindi ko nakalimutan kahit ilang taon na yung lumipat. Mela, hayaan mo sana ako naligawan kita. Pag-iisipan ko. Pag-iisipan. Pag-iisipan mo talaga. Okay na. Tapos na ako mag-isip. Pumapayag na ako, naligawan mo ako. Alam mo, kaya gustong-gusto kita eh. Kasi napapasaya mo ako lagi. Ay nako, ewan ko sa'yo. Binabola mo pa ako eh. Tara na nga, pumunta na lang tayo sa coffee shop. Sige na nga, namimiss ko nang tumambay sa coffee shop na kasama ka eh. Ganun mo na rin kasi ako iniiwasan eh. Ikaw kasi eh. Eh, ganun talaga. Popoy at Esmin, hindi naman pala nagkabalikan sina Jacob at Bianca. Naging duwag lang ako na magtanong at kumpirmahin ang totoo. Natatakot lang ako na masaktan kapag ka narinig ko mula kay Jacob mismo na nagkabalikan na nga sila. Pero buti na lang ay naging matyaga si Jacob na makipag-usap sa akin kahit nahalata naman na iniiwasan ko siya. Ramdam na ramdam kong totoo ang nararamdaman niya para sa akin dahil sa mga effort na ginagawa niya. Popoy at Esmin, kahit na alam niya na gusto ko siya, ay nagpasya pa rin ako na magpaligaw dahil gusto ko pa rin siyang kilalanin ng mas mabuti. Matagal din akong nagpaligaw kay Jacob. Sinulit ko pa kasi ang mga panahon na sinusuyo-suyo niya ako. At ilang buwan pa nga ang lumipas, ay sinagot ko na rin siya. Sa ngayon ay 4 na taon na ang relasyon namin at sabi ko na mas naging masaya kaming dalawa. Siyempre, may mga panahon pa rin na nagbabangayan kami ni Jacob pero sinisigurado naman namin na hindi lilipas ang isang araw na hindi kami nagkakaayos. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang mortal na kaaway ko pala noong elementary ay mamahalin ko ng sobra-sobra. Popoy at Esmin, may mga nangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan. May mga tao na mawawala at mga tao na magbabalik na siyang magiging parte at kukumpleto sa ating buhay. Isang tao na tatanggapin ka
at magpapadama sa'yo kung gaano kasarap ang magmahal at ang mahalin. Lubos na nagpapasalamat, Mela. Hashtag Dear MOR Picon. Bayan, nung klaseng kwento naman yan. Ang sakit sa katawan ng kwento natin ngayon. Ang sakit sa katawan ng kwento natin sa Dear MOR. Pwede ba mag-request ng sauna oil? Sana all. Sana all. Sauna oil. Bayan, Lea Pikit ha. Salamat sa pa-sauna oil mo ha. Ayan, sana all daw. Sana lahat kinikilig. Kumustahin kaya natin? Kinikilig ba o na bad trip dahil merong happy ending tayong na tikman dito sa Dear MOR today? Jasmine? Pagod na ako kasing mabad trip po, Paul. Charot. Hindi. Masaya. Masaya ako para kay Mela, no? Dahil, okay to mo naman, may totoo palang lalaking magmamahal sa kanya kahit hindi siya rito, okay? Diba? It only goes to show, mga kapamilya, na sa mundo natin ngayon, na kung totoo siya, sabihin natin, maraming superficial, marami taong mabababaw, eh may mga tao pa rin naman na tumitingin beyond the superficial. At itong mga taong to, ito yung mga mahirap hanapin eh. Yes. Kumbaga, kung mahanap mo sila, you better keep them. Uh-huh. Diba? Dahil sila yung mga taong mamahalin ka kapag kumupas na yung ganda mo. Uh-huh. Diba? Kapag pumuti na yung buhok mo. Mm-hmm. So yun, I'm just so happy for Mela dahil buti pa siya nakahanap ng lalaking mamahalin siya. Tapos ako. Jasmine, yan, sabi na eh. Iba yung feeling ng happy ka ha. Medyo mabilis ang tibok ng puso mo niyan. Pero yung nainggit, ganun din yun. Mabilis din ang tibok ng puso pero inggit ang nararamdaman niyo. Yung totoo, nainggit sige. Ka o happy? Sige, pangalandakan mo. Oh, sige, happy diba? Na lang. Doon na lang tayo sa happy. Pero nakataas yung kilay. Happy pero ang sama ng mukha. Ang sama ng mukha. Bad trip to, but may happy ending ang love story nito. No? Ayan, pero nakakatuwa naman itong si Mela at si Jacob. Sila pala talaga. At ang maganda pa rito, no? Nung inamin ni Jacob, na hindi lang ngayong nagkita sila ulit, gusto niya itong si Mela. Gusto na niya dati pa. Dati pa nung elementary, na alam mo naman, Asmi, nung elementary tayo, parang wala pang kamali-mali siya. Kumbaga, hindi pa ganun kalinaw ang standards ng kagandahan. Diba? Nung elementary tayo, hindi ko sinasabi, pero kung i-observe ninyo, hindi nyo masyadong pinapansin, hindi natin masyado pinansin noon yung itsura ng mga kung sino yung mga ka-close nating elementary natin, yung amoy nila, yung mga kurikong nila, diba? May mga kaklase tayo, magagaspang ang, sabihin na natin, may mga kapitan, magagaspang ang muka, may putok, pero hindi, dahil sa mababait sila, close tayo sa kanila. Diba? Tama. Nakalimutan natin yung mga kapintasan nila nang dahil sa kanilang gandang makisama tsaka doon sa friendship na ibinigay nila sa atin. At sana nga, sa pagtanda natin, i-consider din natin yung ganito mga bagay. Diba? Sa pagkilala sa mga tao. Diba? Napaka, parang ang sarap kita mo naman. Ngayon, nai-stress tayo kapag ang pangit ang itsura natin sa harap ng salamin. Diba? Nai-stress tayo kapag medyo hindi maganda yung pabango na binigay ni boyfriend o ni girlfriend sa atin at yun daw ang gamitin natin. Nai-stress tayo sa kung ano-ano, napakabababaw. Pero kung babalikan mo nung mas bata tayo, diba? Parang parang carefree ka. Diba? At saka, hindi maganda lang po po yun na because in this world full of yung mga competitions, in this world na full of mga plastic, and everything. At sabihin alam na natin minsan, yung commercial na kagandahan. Correct. Alam mo minsan, mas maganda na you go back to basic. Mm-hmm. Diba na yun yung tignan mo, yung wala pa sila ng kung ano-ano nila. Yes. Diba? Kasi sa huli-huli, dun din naman kayo babalik eh. Din sa wala kayo.
Diba? At yun yung masarap mahalin. Yun yung masarap tanggapin. Yan. Dahil, yun nga, hindi ka na magtataka na nagbago sila. Ganyan. Ganyan. Yeah. Oh, tapos? Tapos na, auntie? Ang sakit na lang ulo ko, auntie. Biglang naging ano, ha? Biglang naging, ganun. Oo, biglang naging 100 over 68. Ayan, pero maraming salamat, Mela, no? Kahit sabihin na natin na, sabihin na natin medyo simple, pero para sa iba kasi, nagiging stressful sa kanila, ang kani-kanilang mga itsura. Lahat tayo, yun naman po ang totoo, di ba? Lahat tayo ay may sariling kagandahan, di ba, na taglay. Hindi man yung ganda na ina-expect ng ibang tao, pero kapag tinignan mo ang sarili mo bilang maganda sa paningin mo mismo, eh magiging maganda rin ang resulta niyan para sa'yo. After all, kumikilos naman tayo para sa mga sarili natin at para sa mga mahal natin sa buhay. So, kung ano man ang hindi magandang sabihin pa rin ng ibang tao, 'di ba, na wala namang maitutulong sa iyo, anong pinoproblema mo, 'di ba? Isipin niyo kahit si ano, si Miss Universe nga natin ngayon, si Gray. Katriona Gray. Sabihin ko sana Sasha Gray. Sorry. Ayan, si Katriona Gray, meron pa rin mga ano yan. Meron pa rin mga... May imperfections. Yes, may imperfections. At meron din siyang mga detractors. Meron pa rin mga naninira sa kanya. Kahit na siya nga ang hinirang na pinakamagandang babae sa buong universe. Correct. At saka alam niyo mga kapamilya, ito nga lang ito sinasabi sa inyo, no? You are what you think of yourself. Diba? Kung paano mo tignan, paano mo... paniwalaan ang sarili mo. Ganun yan nakikita ng ibang tao. So, kahit naretukada ka, kung feeling mo, hindi ka confident, kung feeling mo, hindi ka pa rin maganda, di ba? Yun ang lalabas sa ibang tao. Yun ang makikita ng ibang tao. So, be confident about yourself at maniwala ka sa natural mong ganda. Kasi yun ang makikita ng ibang tao. Parang ako, diba, iniisip ko maganda ako, ganyan. O, di sinasabi yun ng ibang tao kahit alam kong inuutulang nila ako. Hindi, tsaka kita nyo naman, sure. Diba, si Yasmin, pinanindigan niya, iniisip niya na maganda siya. Totoo yan. Mm-hmm. At pinararamdam din sa akin ni Yasmin na, iniisipin mo na lang rin, Popoy, ang kagandahan ko. Kaya nga hindi nagpapakita sa akin eh. Diba? Actually, ginagawang kita ng pabor. Isip-isipin mo na lang din yung kagandahan ko. Pero namimiss na kita, ha. Stay strong, Yasmin. Keep fighting, ika nga. I will. Oo naman. At yan ang isa sa mga pinakamagaganda rin naman na katangian na talaga nag-radiate, ano? Sa isang katulad ni Yasmin at sa iba pang mga may pinanlalabanan. O, itatawid na rin natin yan dahil bukod sa kagandahan ng itsura, yung kagandahan na ikaw ay positive thinking kahit na pasalubong sa'yo, pasalungat ang mga nangyayari, di ba? Yung ganitong pag-iisip, yung ganyan tibay ng loob na lavern lang na sinasabi ni Yasmin, hindi lang sinasabi, may gawa, may aksyon. Kaya naman, panawagan ulit, go. Uy, gusto ko mag-thank you kasi ang bilis kanina na nawagan ako, sabi ko, di ba, kailangan ko ng be positive. May mga dumating na dito. Uy, very good. Ayan, kasama ng kapatid ko na sa baba. Maraming salamat po sa agarang pagtugon. Uh-huh. Talagang love na love ako ng mga kaburkada. And talagang love na love ko kayo. Itong paglaban ko para talaga sa inyo po. At sa lahat ng mga nag-donate, kanina may mga nag-message din sa akin kasi, well, totoo nga naman, malaki-laki ang kailangan ko ngayon. Kaya, thank you so much doon sa mga nag-donate. At sa mga magdo-donate pa, nakapost na po doon sa wall ng Saving Yasmin yung account number. Thank you so much. Talagang sobrang tumataba ng bongga ang puso ko po, Poy. Nag-uuma po sa salamat sa ating mga markadas. Thank you so much. Doon. At nakuha mo ba yung pangalan ng mga pumunta dyan? Mamaya. Kukunin ko pa lang, oo.
Aha, okay. Sige, thank you sa inyo mga kapamilya ha. O ito, happy listening lang muna kay Micah and kay Cecil Balisi. At happy birthday din in advance kay Mommy Shirley Innocencio. Ayan, advance happy birthday po sa inyo. More birthdays to come, Tita Shirley Innocencio, ang aking mommy ng ni classmate Aris Innocencio. Okay. Salamat po sa inyo. At saka si Ate Anlin Biendo ng Japan. Ayan, nag-wave ako sa iyo, Ate Anlin. Ayan, sana mabasa mo yung message ko. At syempre, nakasama nyo nga po DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy. At ako naman, si Baby Girl Asmir. Balong na, Junior pa, may detect pa. Ang chebala kayo dyan.